Pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs o DFA kung dapat bang itaas ang alert level sa ilang bahagi ng Israel sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan doon dahil sa pag-atake ng militanteng grupong Hamas. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, kanilang itatalakay kay Pangulong Bongbong Marcos kung maaaring gawin na by area ang pagsasailalim sa kung ano ang nararapat na alert level. Sa ngayon kasi nasa alert level 2 ang Israel kung saan tigil muna ang pagpapadala o pagde-deploy ng mga bagong overseas Filipino workers at ipinagbabawal din ang non-essential movements doon. Kapag kasi itinaas na sa alert level 3, nangangahulugan na ito ng voluntaryong paglikas ng ating mga kababayan ayon sa kagawaran. Inaantay naman anya ni Yusek De Vega ang rekomendasyon ni Philippine Ambassador to Israel Pedro Juni Lailo Jr. kung dapat na bang itaas ang alert level sa hilagang bahagi ng Israel. Inaasahan anya nito na sa susunod na linggo ay iaanunsyo nila ang desisyon oras na matanggap ang ulat ng embahada. Nilinaw din ng opisyal na wala pa namang ipinatutupad na travel ban sa Israel dahil daw sa mga agricultural scholar na hindi pa nakakalabas sa naturang bansa. Subalit abiso ng pamahalaan na iwasan ang pagbiyahe doon. Samantala, ibinahagi ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang isinagawang prayer memorial service para sa mga kababayan nating biktima ng nagpapatuloy na giyera. Ang apat na Pilipinong nasawi ay sina Loretta Alacre, Grace Prodigo Cabrera, nurse na si Angeline Aguirre at caregiver na si Paul Vincent Castelvi. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.